o'clock. O, ito po ang video, mga tol, kasi baka sabihin na naman ng mga rule ng mga Rappi Tool fanatics, eh ako'y gumagawa-gawa lang ng kwento dito. Hindi po. I-analyze po natin ito pong balita. Dahil dito po sa balita na ito, makikita po natin kung paano po nagagamit ang mga mahihirap na Pilipino para lumabas na mabuti at magaling ito pong si Senator Rappi Tool po. Walang problema sa ibang mga pagtulong niya, hindi po natin kinokondena yon. Ang punto lang namin dito, sana kung siya ay mag-grandstanding dito sa Senado, not on the expense of the executive branch of the government. Kasi lumalabas dito na inutil ang ating pamahalaan ngayon, particular ang DPWH. Biruin niya sa titulo pa lamang nitong balita. DPWH, ginisa ni Senator Tulpo sa Senado kaugnay sa pag-i-inspection sa tirahan ng informal settlers. O maling-mali po iyon. Unang-una, hindi po trabaho ng DPWH ang inspeksyonin ang mga tirahan ng informal settlers. Pero ganun pa man, panoorin po natin ang video, mga tol. In the event, God forbids, a 7.2 earthquakes. Okay. Ito, nagpe-frame si Rappi Tool po ng isang situations kung saan merong possible, wag naman sana, no, na magkaroon ng 7.2 earthquakes. Eh yung nangyari po sa Turkey ay 7.8, higit na mas malakas kumpara sa sinasabi niya na 7.2 lamang. Pero ano ba ang kanyang basihan, bakit niya po binabanggit yung 7.2 earthquakes na yan? Ang concern niya, para daw po sa mga mahirap, poorest among the poor. Okay, tuloy tayo. Will happen. 30 to 40% of the buildings, structure buildings dito sa Metro Manila will collapse. And majority of that will come from the poorest of the poor. I beg to disagree. Hindi po totoo yan. Kung sinasabi nitong si Senator Rappi Tool po na 30 to 40% ng structures dito po sa National Capital Region ay galing sa poorest among the poor, hindi po totoo yan. Kasi ang mga poorest among the poor, karamihan po dyan mga informal settlers. Ang mga informal settlers, ang karamihan pong mga tahanan nila ay mga dampa, mga kahoy. Ako po, lumaki po ako sa isang kahoy na tahanan. Ang tahanan po namin, apat na poste, dingding na hindi po double walling, yero ang bubong, walang kisame, naka-elevate po sa lupa dahil madalas binabaha. Ganun po ang poorest among the poor, Senator Rappi Tool po. At hindi po yun maiko-consider na structure para i-considera po na inspeksyonin ng ating gobyerno, more so ng ating Department of Public Works and Highways. Oh, hindi po totoo ha yung sinasabi dito nitong si Senator Rappi Tool po. Wala po yung basihan na 30 to 40% ng infrastruktura dito po sa ating National Capital Region belong to the poorest among the poors. Yung sa mga informal settlers, sila yung maging hardly hit. Ang tanong ko lang sana, kasi binanggit kanina ni Yusek Carval, marami kang binanggit, nag-schools, okay, and thank you, and other buildings. Kayo ho ba nag-inspect na po doon sa tirahan ng mga informal settlers? At kung nag-inspect po, anong klaseng mga inspection ginawa niyo at anong po klaseng ginawa niyo yung adjustment para masiguro itong mga pobre nating kababayan kapag nagkaroon ng earthquake? Di ba? Nakita niyo yung pang-grandstanding dito nitong si Rappi Tool po. Kasi alam niya yung target audience niya eh. Ang target audience niya para makagain ng sympathy votes probably for the next elections ay ang karamihan po nating mga kababayang mahirap. Ipamulat sa kanila na tanging siya lamang ang pag-asa ng bayan dahil siya lamang ang may concern sa mga mahihirap. Kaya laging bukas bibig niya ang mga mahihirap, ang mga poorest among the poor, ang mga kawawa po nating mga kababayang Pilipino na mga informal settlers. Pero the way he framed this, the way he speak sa Senado will suggest na yan po ay for grandstanding lamang. Ano, alam na alam naman natin na ang mga structure ng informal settlers ay hindi naman po gampanin para inspeksyonin particular ng DPWH and even ng ating local government units, maliban na lamang kung
yung mga infrastructure na yan ay legal na itinatayo. Bakit ba legal na itinatayo? Kasi kinakailangan po nilang kumuha ng building permit sa ating local government units. At doon, sa building permit na yon, bago sila ma-issuean, sisiguraduhin po ng ating mga LGU na sumusunod po sa building code standard ang mga ipapatayo po nilang istruktura o bahay sa kanilang komunidad. Dito, kitang-kita natin, nag-priming lamang si Rapi Tool po ng situations na ang maa-apektuhan in the event, God forbids, ika nga niya, na 7.2 earthquake ay tumama dito sa ating National Capital Region, eh ang maa-apektuhan daw po ay more than sa 30 to 40% niyan, most of it ay ang mga informal settlers at hindi po yun totoo, mga tol. Tuloy natin. Hindi sila ma-wipe out? Yes, nag-ano ko niyan dati, di ba? Nag-request ako sa inyo to inspect. Si Senator Ramon Bongrevilla, nakisaw-saw naman na. Ano? Kahit mag-request kayo dyan sa DPWH, hindi po yan saklaw ng kanilang mandato eh. Para ka namang hindi naging gobernador, Senator Ramon Bongrevilla. Check yun lahat yung mga buildings na yan. So ano yung reaction niyo to that? Sige, you're not recognized. Good. You said mandato po kasi ng Department of... Ayan. Ito ha. Maayos na sumasagot ang Department of Public Works and Highways. Ang ayos ng kanyang pagsagot. At sa katunayan, sinasabi niya lamang kung ano ang kanilang trabaho, kung ano ang kanilang mandato. Pero dahil nga hindi umayon yung kasagutan, sana is madinig nitong si Senator Rapi Tulfo. E ano ang kanyang sinagot dito? Nagpo-Poncio Pilato ka. Ang ibig sabihin, binabara niya yung tao at sinasabi na naghuhugas kamay ito. Saan maghuhugas ng kamay kung wala naman sila talagang say doon sa tinatanong mo, Senator Rapi Tulfo? Public Works and Highways ay ang mga public buildings po. Yun po mga private po ang in charge po dyan yung mga building officials sa mga LGU po. Tama, di ba? Tama yung sinasabi niya. Kaya nga Department of Public Works and Highways. Di ba? Kapag ka mga pribadong istruktura saka mga highways, pag-aari ng gobyerno, ang meron pong mandato dyan para suriin ay ang ating DPWH. Kaya nga napakagaling talaga ng ating Pangulong Bongbong Marcos eh. Kasi bakit? Nung nagkaroon po ng lindol sa Abra Benguet, ang sinabi niya, agad siyang nag-utos sa ating DPWH na suriin ang mga kalsada, ang mga public buildings at siguraduhin na ang mga istruktura na yan ay safe bago gamitin. Tapos inutos niya din sa mga local government units na suriin ang mga buildings, mga private buildings nang sa ganon, kapag ka bumalik ang mga apektadong pamilya o individual, eh safe naman po sila sa kanilang mga tahanan. Pero ano ang magiging sagot dito nitong si Senator Rapi Tulfo? Pambabara. In short, pambabastos na naman. So, nagpo-Poncio Pilato po kayo. Ayan, oh. So, nagpo-Poncio Pilato po kayo. Tama ba yon? Tama bang bastusin ang resource person? Eh, nagsasabi lang naman ng totoo itong official ng DPWH na ang kanilang mandato sa Department of Public Works and Highways ay para lamang sa mga pampublikong istruktura at mga public highways. It's okay. Hindi naman po. Kasi sa concern ako eh. I have so many experience, Mr. Chair. Pagdating po sa tirahan ng mga informal settlers natin. Mukhang Senator Rapi Tulfo, mukhang ikaw ay naglulubid lang ng kwento dito eh. Kasi kung talagang meron kang experience sa informal settlers, alam mo sa sarili mo na ang mga tahanan ng karamihan sa mga informal settlers, 90% of which hindi po bato. Kahoy. At safe na safe po yung kahoy sa lindol. Dahil unang-una, kadalasan sa mga bahay ng katulad po namin noon na mga informal settlers o sa madaling salita, squatters, mga hindi po kasi sila talagang nagtirik ng kanilang tahanan doon sa lupang kanilang pag-aari, mga kahoy, ano, mga istruktura na talagang pinagtagti-tagti lamang.
E ilan po ba ang informal settler sa isang munisipalidad sa kaisang syudad? It does not comprise 90% ng or at least 30% ng population ng isang city or municipality. Partial lamang na population siya. Like for example, dito po sa Pasig, iilan lang naman ang informal settlers dito. Sa Manila, iilan lang din ang informal settlers. Mas marami ang mga building at structure na pag-aari po ng pribadong individual kung saan ito ay mandatong inspeksyonin hindi ng DPWH kung hindi po ng mga local government units, particular ang kanilang city engineering office. O, tuloy tayo mga tol. Dikit-dikit at wala po silang matataanan. Importante po yung distance na sinabi ni Architect Palafox. Kasi yung iba, sabi nila, hindi sila binibigyan ng right-of-way. Yung iba, umakit ng bakot para makadaan. Tingnan nyo, wala na sa wish yung kanyang mga sinasabi. Di ba? Ang layo naman noon sa unang katanungan niya. Kasi ang katanungan niya is about what will happen if in the event nga na tumama ang isang 7.2 earthquake, God forbid, sabi niya, wag naman sana, dito po sa National Capital Region. Ano na ang kaugnayan ng mga right-of-way, dumadaan sa pader? Nasaan ang issue doon na pinupunto niya doon sa una niyang katanungan? Maliwanag, nakikita lamang natin dito na siya nagsasalita para makagain ng simpati mula po sa ating mga kababayang mahihirap. At ang problema, ang dami pong nauuto ngayon sa sistemang ito. Ako hindi ko kinokondena ang pagtulong nitong si Senator Rapi Tulfo, pero dapat maging mapanuri po tayo. Kasi baka kaya lang naman tayong tinutulungan dahil merong kailangan po sa atin. Tandaan po ninyo yan. Sa kanyang programa lang na Rapi Tulfo in Action, tutulungan ka doon. Kapag ka ang alam na issue ay maaaring kumita sa YouTube, mag-viral. Pero ang dami pong nagsasabi na lumalapit sa Rapi Tulfo in Action pero hindi natutulungan. Kaya I suggest, instead na pumunta kayo dyan sa Rapi Tulfo in Action, puntahan nyo yung party list na act, si CIS, yung ngayon ay pinapamunuan o pinapangasiwaan ni Sir Erwin Tulfo. Kung papansinin nyo po, maisingit ko lang ito, bagamat mukhang hindi na siya babalik sa Marcos administration, I do not know. Sabi dito ni Mr. Erwin Tulfo kanina, nag-post siya sa kanyang Facebook page. Nandiyan po siya ngayon sa Act CIS. At marami po ang mga humihingi ng tulong at kanila pong tinutulungan. Ito po ay walang kapalit. Kung makikita po ninyo, hindi naman nila binibidyo, hindi naman nila ina-upload sa kanilang mga respective pages at YouTube para pagkakitaan. Pero sa Rapi Tulfo in Action, alam na alam po natin na pagka ikaw ay pumunta dyan, haharap ka sa camera, ila-live streaming ka sa YouTube at Facebook at ire-re-upload pa ng dalawa o tatlong version yung iyong mga kahihiyan na iniharap sa publiko. Sino ngayon ang nakatulong? Ikaw ba na lumapit sa Rapi Tulfo in Action o siya na tinulungan ka dahil merong kapalit? Alam nyo na kung ano ang sinasabi ko. Monetization sa Facebook at saka sa YouTube. Saka mga commercial pa sa TV. Okay, balik tayo rito sa sinasabi nitong si Senator Rapi Tulfo. So in the event of an earthquake, marami sa kanila mamatay. Pag nagkaroon ng sunog, marami sa kanila matatrap. Ito ba, tingnan nyo po na this being a problem, and have you addressed this kind of problems? Sir, Mr. Attorney, ikaw ang pinapasahan ni Yusef Carbacal. Tingin ko naman, Senator Rapi Tulfo, kahit sagutin kanila ng tama, hindi mo rin aagrihan. Kasi yung isasagot nila, hindi aayon sa gusto mong mangyari na maging bida sa harapan ng mga mahihirap. Simple lang ang magiging sagot nila dyan, hindi nila trabaho yan. Ano? Bahal. Attorney John Belderol, recognize. Thank you, Mr. Chair and the members of our Honorable Committee. Regarding that question. So actually, one of the basic duties of our building officials is to ensure the... Pagagalitan ka dyan. Ay hindi, mukhang ito naman yata is sa local government na kasi kanina DPWH. Tingnan natin kung ano ang magiging katugunan naman dito nitong si Senator Rapi Tulfo kay attorney. The stability and integrity of every building within their jurisdiction that covers
public and private buildings. So what Undersecretary Carbajal mentioned, that's accurate concerning the... That's accurate. Nauunawaan mo ba yun, Senator Rapi Tulfo? Ibig sabihin ng accurate, siguradong sigurado. O, na ang mandato ng DPWH ay para sa public structures and public highways. Hindi po ng mga structure na nakatayo sa mga respective jurisdictions ng local government units. Ang liwanag ngayon, ang sinasabi ng abogado mula sa LGU, ang kanilang saklaw ay mga private at public structures within their local government jurisdictions. Okay? The scope of the responsibilities of the department. So, insofar as public works are concerned, basically... Mr. Chair, I have to cut him off. Para... Tingnan nyo. I have to cut him off. Ganyan kabastos si Senator Rapi Tulfo sa Senado. Kasi bakit? Kapag hinayaan niyang magsalita itong resource person na isang abogado, lalabas siya na parang walang alam at hindi niya alam nga ang ginagawa niya dyan sa Senado. Malalantad sa harapan ng publiko na yung mga kanyang katanungan ay walang basis at hindi talaga tama. O, kinat niya na naman ngayon, nagpapaliwanag pa itong abogado. Para makatipid tayo sa oras. Para makatipid tayo sa oras. Kasi bakit? Hindi pabor sa kanya eh. Yan ang mahirap sa iyo, Senator Rapi Tulfo eh. Mag-i-invite kayo ng resource person tapos hindi naman pala ikaw ang chairperson nito. Si Senator Ramon Bong Revilla, napapa-oo na lang sa iyo na napapa-oo. Anak ng teting talaga oh. Kitang-kita dito na gusto mo lang mag... Bakit kaya ang gawin na lang nitong si Senator Rapi Tulfo nang sa ganun hindi po nababastos ang Senado, hindi nagmumukhang sirkus? Yung kanyang mga katanungan, dalhin niya na lang sa Rapi Tulfo in action sa kanyang programa. Tapos dito, magtanong sila ng nararapat at pagsalitain nila ang resource person. Bakit pa kayo mag-i-invite ng resource person sa Senado kung hindi naman nyo pala pagsasalitaan? Pag hindi pumapabor sa inyo, puputulin kagad ninyo ang pagsasalita ng tao. Yeah. Direct to the point, ano po nagawa niyo o ginagawa niyo? Direct to the point bigla, di ba? Samantalang pinagpapaliwanag nila kanina, mga tol, ang liwaliwanag nung sinasabi nila o ipinapasa sa'yo ng DPWH. Sige nga, ipaliwanag mo. Ngayon, ipinapaliwanag ng abogado porkit hindi papabor sa kanya. Puputulin niya. Magpapaalam pa siya sa chairperson. O, direct to the point naman ngayon. Talaga nga naman, oh. Yo, so far, doon po sa mga tirahan, mga bahay-bahay ng mga pobre na ating kababayan. Direct to the point. Mga pobre na ng mga kababayan. Oy, Senator Rapi Tulfo, kung talagang may concern ka, lahat ng Pilipino dapat concern mo. Huwag lang ang pobre nating mga kababayang Pilipino. Like for example, dito sa lugar namin, ito na mismo, in this particular place, Manggahan. How many informal settlers do we have here? Kakaunti lamang. They are not comprising at least 3% siguro. The rest, 97% is okay naman ang structure ng kanilang mga bahay. Ibig sabihin, kung talagang concern ka, 97% ng taong bayan, in particular dito sa Pasig, ang maaapektuhan yung mga hindi poorest among the poor. Mga class B, class C, at class D. Kasi yung poorest among the poor, class A eh. Class E eh. Oh. Ngayon, lagi mong laman ng big, poorest among the poor, poorest among the poor. Huwag mong gamitin ng taong bayan. Dahil taong bayan din naman, yung mga kapitbahay namin dito, ang palapag, tatlong palapag, itong tinitirhan ko, inuupahan ko to, tatlong palapag, kapitbahay namin, limang palapag, may dalawang palapag, merong one-story building lamang, and most of it, majority ng mga kapitbahay namin dito, two-story building. Sila ang maaapektuhan. Mas marami ang maaapektuhan na class B, class C, at class D populations po natin. Senator Rapi Tulfo, do not exploit the poorest among the poor para lamang ikaw ay mag-grandstanding dyan. Hindi ka ba nahihiya sa chairperson ng committee na yan? Napapakamot na lamang si Senator Bato de la Rosa kada magsasalita itong si Senator Rapi Tulfo. Napapagano na lang. Alam nyo? Tapos gaganito-ganito si Senator Bato de la Rosa.
Kasi alam niya na mali yung nangyayari. Tingnan niyo si Senator Ronald De La Rosa, ganun lang ng ganun, no? Alam niya kasi mali. Pero bilang pagrespeto sa kapwa niya senador, hindi nila mabara. Dahil napaka-uncourteous naman nun bilang isang senador, sa kapwa mo senador, gagawin mo yon. Pero dito makikita natin na talagang mali yung nangyayari. Point po. Huwag na kayong magpaligoy-ligoy, please. Oh, right, diba? Huwag na kayong magpaligoy-ligoy, please. Binabastos niya ang resource person. Unang-una, Senator Rapi Tulfo, kayo ang nagtanong. Sabi ninyo, pagpaliwanagin. O since binabato ng DPWH, tanong natin dito kay attorney. O ngayon, nagsasalita yung abogado porkit hindi pabor sa inyo. Babarahin nyo kagad. Huwag na kayong magpaligoy-ligoy. Direct to the point. Eh ano ba ang magagawa niya sa mga pobre nating mga kababayang Pilipino? Eh mga pobre ba itong mga kapitbahay namin dito? Anak ng teteng, lumabas ka ng kalye, maglakad ka hanggang doon sa floodway. Mga pobre ba yan? Mga class D, class C, class B ang mga nandito, majority niyan. Sila ang maaapektuhan in the event na wag naman sana tumama ang 7.2 earthquake na sinasabi mo. Pero lagi mong ginagamit, poorest among the poor. For the specific calamities that occurred, our department, through our secretary, has issued... Mr. Chair, for the second time, direct to the point, ano po? Anak ka ng teteng. Di ba nakakainis? Tapos tuwang-tuwa yung mga rapid tool punatics. Paanong direct to the point? Anong gusto mong sabihin ng LGU? O sige, Senator Rapi Tulfo, dahil gusto mo, gagawin namin. Alam nyo, ganyan ang style nitong si Senator Rapi Tulfo eh. Gusto ko, mag-deployment ban tayo. Gusto ko, ganito gawin ninyo. Oy, Senador ka, Senator Rapi Tulfo, wala ka sa ehekutibo. Wala kang kapangyarihan para utusan ang nasa ehekutibo. Nakakalimutan mong Senador ka, tagalikha ka ng batas, hindi ka dapat nagdidikta sa co-equal branch of the government. Ang presidente nga, hindi ginagawa iyan eh. Ikaw pa kaya na senador? Oh, kung meron na kayo nagawa. Yung sa mga estero. Sa mga estero at sa mga bahay ng mga kababayan natin na nakatira. Pati ito si Senator Bong. Mawawala yung bilib ko sa'yo, Senator Bong Revilla. Nakikisakay ka dito kay Senator Rapi Tul. Parang circus na talaga ang Senado ngayon mga tol. Simula nang dumating itong si Senator Rapi Tulfo dito sa Senado. Lahat nahahawa sa kanya eh. Si Senator Joel Villanueva, pinagsigaw-sigawan yung resource person mula sa DMW. Ano ang sinabi ni Senator Joel Villanueva nung nakaraan doon? Nakakasawa na tong hearing na to. Dapat mo bang sabihin yun bilang isang senador, trabaho mo yan? Bakit ka magsasawa sa trabaho mo? Diyan ka ibinoto ng tao? Sa informal central area, ano pong ginawa niyo sa mga bahay nila? May mga two-story buildings diyan, three-story buildings na paupan sa mga informal settlers. Yung mga... Pagka two-story building, three-story building, hindi yung informal settlers. Senator Rapi Tulfo, ang informal settlers, they are having their homes sa mga lupa na hindi nila pag-aari. Hindi ka pwedeng magpatayo sa isang lupa na hindi mo pag-aari ng ganong mga kalalaking bahay. Pwede yun, mga rights. Kasi ang nangyayari, particular sa Taytay, nung ako pa ay pulis, na-assign ako sa Taytay, yung lupang arenda, before categorize yan as informal settlers kasi inoccupy ng mga tao doon ang lupa supposedly ng gobyerno. Pero dahil nga po sa matagal na sila doon, unti-unti na po silang nagkaroon ng tinatawag na rights. At ngayon, inaayos na ang pagpapatitulo sa kanilang lugar sa rupang arenda, Taytay Rizal. Pero dito, sa mga lugar na nakikita natin, may nagtayo ng bahay, tapos hindi nila pag-aari, hindi sila magpapatayo ng second, ng two-story, three-story building doon, Senator Rapi Tulfo, dahil alam nila na yon ay maaaring mawala sa kanila. Hindi kasi nila pag-aari yung lupa. Do not use the
the misery ng ating mga kapwa Pilipinong mahihirap para lamang kayo makilala dyan sa publiko. Nanalo na kayo, senador na kayo, 23 million votes ang nakuha ninyo. Eh. Ano pa? Diba? Para saan ba yan pagka-grandstanding ninyo? Tingnan nyo yung tingin sa inyo nitong abogado. Salamat yan, Criselda Apare, ha, sa iyong super chat. Maliliit na bahay yan, yung mga bongga na bahay sa informal settlers. Sila po, ayon po kay Architect Palafox sa mga surveys o sa mga ginawang studies ng mga eksperto, sila po maging hardly hit sa 30 to 40% na building will collapse that will come from informal settlers area. Dapat siguro i-define kay Senator Rapi Tulpo ang informal settlers area. Senator Rapi Tulpo, ang informal settlers, they are previously known as squatters. Ibig sabihin, di nila pag-aari yung lupa. Karamihan sa mga squatters na lugar, informal settlers, pinaganda po para hindi naman masyadong offensive sa mga naninirahan doon. Informal settlers, yan ang tinawag sa kanila. Karamihan po dyan, Senator Rapi Tulpo, kung talagang ikaw nakakapunta ka sa informal settlers, mga kahoy ang bahay. Dati akong pulis, kaya alam ko po yan. Ang dami po naming na-ooperate sa area ng informal settlers nung ako ay naka-assign sa Antipolo, sa Rodriguez, sa Taytay, sa Teresa Rizal, mga kahoy. Bibihira ang makikita namin na structure na sementado, lalong-lalo na ang 2 or 3 story building. Kasi bakit? Simple lang, pag nagtalo sila sa lupa at natalo sila ng may-ari ng lupa, ang gagawin sa kanila, paaalisin sila doon at bibigyan lamang ng relocation site. Hindi na maibabalik sa kanila kung magkano yung ginastos nila doon sa kanilang mga bahay ng buo. Babayaran lamang sila ng compensation, 25,000-50,000 pesos, malaki na. O kaya, huwag mong gamitin dito sa pag-grandstanding mo, Senator Rapi Tulpo. Saka illegal structure. Kaya nga illegal structure dahil hindi ito dumaan sa pagsusuri ng LGU. Kapag ka nakita ng LGU, meron palang illegal structure dito, ipapabaklas ng LGU yun. Ano? Pero kailangan lagyan ng relocation site yung babaklasing bahay. Kasi nasa karapatan din naman nila yon na hindi pa pwedeng paalisin ng sino man ng walang relocation site kahit hindi nila pag-aari yung lupa. Yeah. So what have you done and what are your plans and what are you doing right now? Direct to the point po, sir. Huwag na magpasikot-sikot. Kasi meron tayong 800 billion, sabi na budget. Direct to the point ka ng direct to the point. Ayaw mo mang pagsalitain yung tao. Anak ka ng teteng. Nagpapaliwanag yung... Ano bang direct to the point ang gusto mong mangyari? Senator Rapi Tulpo. Kasi nung 5 minuto mo siyang pagbigyan magsalita, wasting of time ba yun sa inyo? Eh kaya ka nandyan para malaman kung ano ang sitwasyon eh. Buha para dyan at meron pang binabagit ng mga World Bank. So ano pong ginagawa niyo? Please sir, diretso, bago tayo mabusan ng oras. Mike, please. Our building officials in Metro Manila and all other jurisdictions have a standing directive to conduct inspections on all of these structures within their jurisdiction. So currently, we are receiving the reports. No, this is continuous and this is a recurring task. No, Mr. Chair, I have to interrupt him again. Magbigay ho kayo ng specific. Ano mga areas, informal sectors sa Metro Manila, marami rito eh, na na-inspect na po ng... Maliwanag na hindi ka concerned, Senator Rapi Tulpo, sa mga Pilipino. Ano ka, senador ng mga informal settlers lang? Anak ka ng teteng, kung talagang concern mo ang National Capital Region, lahat, isama mo. Mas marami ang hindi informal settlers na maaaring maapektuhan ng 7.2 earthquake na iniisip mong maaaring tumama dito sa National Capital Region. Ilan lang yung informal settlers, pero pilit mong pinalalabas dyan sa hearing na yan, kasi para bida ka. Yan ang katotohanan dyan,
Nakakabuhisit mga tol, pero ayoko nang panoorin ito. Ipinamukha ko lang sa publiko ngayon na ang ginagawa nitong si Senator Rapi Tulfo, another grandstanding. Tingnan nyo si Senator Bato, walang ginawa sa kanya kung hindi magganyan na lang sa kanyang sarili. Siguro sa low blow ni Senator Bato de la Rosa, ano ba naman tong senador na nagtatanong? Ayaw pagsalitain itong resource person. Oh, talagang ano. Oh, sigurado, magagalit na naman sa akin ang mga Rapi Tulfo natics nito. Pero humihingi ako ng paumanin sa inyo, mga Rapi Tulfo natics. Ano? Kung kayo'y naniniwala kay Senator Rapi Tulfo, karapatan nyo po yan. Pero kalayaan din po namin na i-expose ang hindi tamang ginagawa ng idol ninyo. Unang-una, hindi ko naman siya pakikialaman eh, kung tutuusin. Alam niyo naman kung bakit ako nandito. Isa lang ang reason. DPWH ang tinitira niya. Sino ba ang DPWH? Sino ba ang sekretary rito? Si Secretary Manuel Bonuan. Ano ba meron sa kanya? Pinagkatiwalaan siya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pag inatake mo ang isang departamento ng ehekutibo at mali ang pag-atake mo, ipagtatanggol ko ito dito sa social media. Kasi bahagi iyan ng gobyerno ng ating Pangulong Marcos. Yon ang dapat makita natin dito, mga loyalista, mga kapwa ko solid supporter, kung bakit ko tinatapik ito. Wala akong pakialam kay Senator Rapi Tulfo. Ang pakialam ko yung issue na nire-raise niya against the executive branch of the government. Hindi pa pwedeng palalabasin niya sa harapan ng publiko. Siya bida, tapos yung ehekutibo, walang ginagawa, e nasa pamumuno yan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Oh. Kung galit kayo mga Rapi Tulfo natics, wala akong pakialam sa inyo. Pero ako muli, nandito ako para sa ating mahal na Pangulo. O bago tayo pansamantala.